Ito ang Bombo Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radyo Bombo! Magandang umaga, Pilipinas. Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang special na pagbabalita ngayong Besperas ng 2023 Barangayan Sanggunian Kabataan Elections, Oktubre 29 ho ngayon, araw ng Linggo. Sa ulo ng ating mga balita, mga butante, pinalalahanan ng Commission on Elections singgil ho dun sa mga kinakailangan gawin at mga paghahanda para sa pagboto sa araw ho ng Lunes. Yung likurba nagsimula na ho ngayong araw. Commander ng 6th Infantry Division at Joint Task Force Central, inilagay naman sa red alert status ang seguridad doon sa central at southern portion ng bahagi ng Mindanao. Sa Visayas naman, ang Visayas Command magpapadala ng 2 combat helicopter dyan sa Negros Oriental para daw matiyak ang mapayapat matagumpay na barangay at sanggunian kabataan elections. May update din tayo mga kabombo kaugnay dun sa partial lunar eclipse na nasaksihan sa ilang bahagi ng ating bansa kaninang madaling araw. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nasaksihan sa ilang bahagi ng ating bansa ang partial lunar eclipse. Naitala ito kaninang bandang alas 2 ng madaling araw. Para ho sa penumbral part, habang yung umbral eclipse naman, yung kabuuan ho nito ay bago mag alas 5 nitong umaga at ang katapusan ng astronomical event po na yan ay naitala alas 6:28 o 28 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga. Bagamat partial lamang ang nakita dito sa Pilipinas, buo naman ho itong mas malinaw na namataan sa ilan pang parte ng daigdig kagaya ng ilang lugar sa Asia maging sa Europa, Africa, Eastern America at Australia. Samantala, bigo naman ang ilan na mga nasa ilang ibang parte ng ating bansa dahil ho sa itong umiiral na makapal na kaulapan. Dulot naman ho ito ng extension ng isang low pressure area na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Maliban dito mga kabombo, makulimlim din sa iba pang lugar sa ating bansa dahil naman sa epekto ng Northeast Monsoon o kilala ho ito sa tawag na Hanging Amihan. The Vote 2023. Abangan ang coverage ng Bombo Radyo at Star FM sa Oktubre 30. Ang pagpili ng mga bagong opisyal sa barangay at sanggunian kabataan. The Vote 2023. Ito ay isang serbisyo publiko mula sa inyong number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radyo Philippines at ng Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated. Basta Radyo Bombo! Kabi-kabila mga kabombo ang paalala ng Commission on Elections dun sa mga gagamitin at gagawin dapat ng mga butante para matiyak na mabibilang yung kanilang mga boto. May mga paalala ho sila, mga last minute instructions para sa mga butante. At yung likurban mga kabombo, nagsimula na ho yung ipatupad ngayon. So ito ho ay manghuhuli na yung ating mga otoridad dun sa mga lumalabag sa naturang patakaran. Alamin natin ang iba pang update mula kay Bombo Victor Liantino. Bombo Dennis, pinaalalahan ng muli ng Commission on Elections ang mga butante kaugnay ngayon sa mga dapat nitong gawing paghanda sa pagdaraos ng Barangay at Sanggunian Kabataan Election bukas, Oktubre 30. Ayon kay Commission on Election Chairman George Erwin Garcia, kailangang maaga ang mga butante sa pagpunta sa kanilang mga presinto upang maging matiwasay at maayos ang pagboto ng mga ito. Anya, maikli lamang kasi ang nakalang oras para rito. Magbubukas ang presinto dakong alas 5 ng umaga para yan sa mga early voters at papayagan na makaboto itong mga vulnerable sector kabilang na ang mga senior citizen, person with disability at iba pa. Pagsapit naman ng alas 7 ng umaga ay papapasukin na rin ang iba pang mga butante para makaboto at magsasara nga ang presinto pagsapit yan ng alas 3 ng hapon.
Pinayuhan rin ng komisyon ang mga botante na magdala ng sariling ballpen dahil hindi automated ang eleksyon. Bukod dito ay pinahihintulutan rin ang pagdadala ng kodigo ng mga pangalan ng kanilang mga napipisil na kandidato. Sa mga butante po, alas 7 po ng umaga hanggang alas 3 lang ang ating butahan. Medyo maiksi-iksi po, hindi po katulad pagka-automated election type in manual na halalan. Hindi niyo po kinakailang magdala ng kahit anong uri ng pagkakakilanlan o voters or government issued ID. Subalit para po makasigurado, mas magandang may daladala na kayo. Baka po kasi rin mag-raise ng question sa inyong katauhan kung kayo ba yan o hindi. So iba nang may dala tayo ng government issued ID. Again, ang sedula po ay hindi government issued ID. Therefore, hindi po siya ebidensya ng pagkakakilanlan. Hindi po mag-aanap ng kahit anong ebidensya ng mga test, lalo na sa COVID-19 test, wala pong hahanapin sa inyo. Hindi rin po lang pinagbabawal yung kulay ng t-shirt na gusto niyo isuot. Bahala ka magsuot ng black, white, red, or whatever. Batay sa datos ng Commission on Elections, sa abot sa 67.8 million ang kabuang bilang na mga botante para sa barangay elections, habang 23.2 million naman ang bilang na mga botante para sa sangguniang kabataan elections. Papalo naman sa 11,225,000 ang mga butanteng senior citizen at 453,000 naman ang mga butanteng person with disability. Ayon sa Commission on Elections, mahigit 2,000 ang mga voting centers sa buong bansa. Samantala, epektibo na ngayong araw ang liquor ban sa buong bansa na ipinatutupad ng Commission on Elections at ito ay magtatagal hanggang sa Oktubre at 30. Bahagi pa rin ito ng security protocols para sa idaraos na barangay at sanggunian kabataan elections bukas. Sa ilalim ng kautosang ito ay mahigpit na ipinagbabawal ang pagbili, pagbibenta at pag-inom ng nakalalasing na inumin o alak. Abot naman sa 1-6 na taong pagkakabilanggo ang ipapataw na parusa sa mga mahuhuling lalabag na individual. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mula rito sa Metro Manila, mga kabombo, dako tayo doon sa bahagi naman ng Cotabato at mga Karating Ho na lugar, sapagkat yung commander ng 6th Infantry Division at Joint Task Force Central nilagay ho sa red alert ang status ng seguridad dyan sa naturang mga lugar sa parte ng Mindanao. Kaugnay niyan, may pag-ulat ang Star FM Cotabato! Nasa red alert status na ang antas ng seguridad na ipinapatupad ng mga sundalo sa Central at South Central Mindanao, alinsunod sa pagkakalagay dito ni Major General Arex Reliera, ang commander ng 6th Infantry Kampilan Division at Joint Task Force Central. Sa naging pahayag ni Major General Reliera na ito na ang pagkakataon upang makatulong sa mamamayan na maisakatuparan nila ang maayos at may katapatan at maingat na halalan. Ayon din sa opisyal, napakahalagang kaganapan din ito sa rehiyon ng Bangsamoro, sapagkat buong mundo maliban sa mga kapwa natin Pilipino ang nakatutok sa naturang halalan na gagawin sa Lunes, at umaasa din ang opisyal na magiging matagumpay ang halalan sa rehiyon ng Bangsamoro dahil ang tagumpay ng Bangsamoro ay tagumpay ng buong bansa. Ayon din kay Reliera, ang pagkakalagay sa red alert status ng buong Central at South Central Mindanao ay magsisilbing pagpapakita sa buong mundo na kayang makipagsabayan ng Mindanao sa pagbabago at kaunlaran dahil sa patuloy na pagtatamasa ng katahimikan ng nasabing rehiyon. Kaya gusto ko umaga pa lang ngayon, ma-deploy na kayo dahil yan na yung mga critical days, no? Yung last day ng campaign, pagkatapos sa Linggo, and the D-Day for Monday, October 30. So my request to all of you troops, no, this is your opportunity to help yung ating mga kababayan dito sa Central and South Central Mindanao.
ang idineklarang red alert status ng Kampilan ay magsisilbing hudyat sa publiko na magiging mas mataas ang antas ng seguridad sa mga rehiyon na sakop ng Central at South Central Mindanao. At yan ang report para sa The Vote 2023 coverage ng Bombo Radio at Star FM. Ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! At kaugnay pa rin ang mga preparasyon dito sa nalalapit na halalan, ay kukuha po tayo ng makakausap sa pagkakataong ito. Nasa linya ng ating komunikasyon ang mismong director, regional director ng Commission on Elections dyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, si Attorney Ray Sumalipaw. Nasa linya ng ating hong komunikasyon via Zoom. Magandang umaga po sa inyo, Director Sumalipaw. Si Bombo Dennis Hamito po ito. At nice po naming kumustahin yung mga election preparation dyan sa Bangsamoro Region. Bukod dun sa initial na mga information na natatanggap na ho, the past days, yung mga insidente na nai-record ho dyan, kasama na yung panununog ng classroom. Ano na ho ang focus ng atensyon ngayon ng Commission on Elections dyan sa Bangsamoro Region, Director Sumalipaw? Yes, for purposes of the October 30 elections, we are ready now. Everything is set. In fact, in Basilan, the final conference for the province of Basilan, for the other provinces, tapos na yung lahat. And ready na tayo, including our teachers and of course yung Philippine National Police personnel na gagamitin natin for the elections. Ay ready na po rin. Ano ho yung biggest challenge na na-encounter natin so far? Dahil matindi yung mga lumalabas sa mga impormasyon hinggil ho dyan sa inyong rehiyon. So ano po yung mga kumbaga naging tutok ng inyong mga paghahanda, lalo na dyan sa Bangsamoro Region, Director Sumalipaw? Actually, ito na siguro itong use of PNP personnel, kasi we have to train them to such number as 2,800. But as of now, all of them are already trained and ready to conduct the election. Sama yung mga isolated violence, di ba, which resulted to some victims, the PNP and the FTP made assurance naman na to dig deep into and investigate in these incidents and of course to prevent the happening or occurrence of the same, especially on election day. Okay. Through Bombo Radio Philippines, samantalay na po natin yung pagkakataon. Baka nais po ninyong magparating ng mensahe doon sa mga butante. Meron daw kasing mga nag-aalangan na lumahok sa eleksyon. Sa inyo na humang galing yung panawagan na matutuloy naman yung eleksyon, o ano ho ba yung mga kumbaga anunsyo na ipinalalabas ng inyong pong tanggapan? Please go ahead po through Bombo Radio Philippines. Tama. Actually, with the commitment made by our Philippine National Police, in fact, augmentation already arrived. We have augmentation from the NCR, from Region 12, Region 11, Region 10. So marami-rami na rin ang dinagdag dito insofar as Philippine National Police. For the Armed Forces of the Philippines, apat na batalyon, Lano de Lizor, dalawang batalyon ang dumating, and for Basilan, dalawang batalyon dumating. So, more than enough to thwart any possible occurrence of untoward incident. Mm-hmm. Kaya mapanatap ang ating kalooban. Nandito kami, ang COMELEC, with the commitments of the AFP and PNP, and such number as sufficient na kailanganan natin for the elections para talagang ma-preserve and maintain the peace and order that we're having right now, minus those untoward incidents. So, hinihikayat ko po lahat na to participate, no? Ito ay para sa ating mga barangay at sa buong Pilipinas as a whole. So, participate tayo, piliin natin ang tamang leaders for our barangays. We have to note na ang barangay ang pinaka-basic and foundation of the society. Maraming salamat, Dennis, for this opportunity. Okay. Mga
Kabombo, mga Ka-Star Nation, nakausap po natin ang mismong director, regional director ng Commission on Elections dyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At mamaya ay makakausap naman ho natin yung overall in charge, yung chairman mismo ng Commission on Elections, tinhong makakadaw pampalad sa himpapawid, si Chairman George Erwin Garcia, na ngayon ho ay patungo dyan sa may bahagi ng Northern Luzon, kaugnay ho dun sa mga, may mga reported issues related ho dito sa Barangay at Sanggunian Kabataan election preparation. So mamaya ho yan, mga Kabombo, ang tabayanan dito pa rin sa tuloy-tuloy nating pagbabalita. Dako naman tayo dyan sa parte ng Visayas, dyan sa Western Visayas, yung mga miyembro ng progresibong grupo dyan sa Iloilo ay magsasampa raw ng kaso laban dun sa consultant ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. At yan ay kaugnay dun sa umano ay pag-red tag sa kanila ng mga kumakandidato para sa barangay at Sanggunian Kabataan elections. Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio Iloilo. Magsasampa ng kaso ang progresibong mga grupo sa Iloilo laban kay National Task Force to End Local Communist Armed Conflict Consultant Jeffrey Celis dahil sa pag-red tag dito sa ilang mga kandidato para sa Barangay Sanggunian Kabataan Elections 2023 sa Iloilo City at Iloilo Province. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Mr. Elmer Foro, Secretary General ng Bayan Panay, civil case ang isasampa nila laban kay Celis dahil sa walang basihang pag-red tag nito sa mga kandidato. Una nang kinumpirma ni Celis na totoong may kaugnayan sa rebelding grupo, ang mga kandidato na ang pangalan ay nakalagay sa mga flyers na kumalat sa Iloilo. Nasa listahan sina punong barangay Corazon ko ng barangay Sinekway Lapo sa Iloilo City at Sosanito Talibo Senior ng barangay Igdaloyon Igbaras Iloilo, kagawad Mary Grace Lobato ng barangay Poblacion Zaraga Iloilo, Mary Adrivine Dalida ng barangay Bita Suroton Iloilo. Nasa listahan rin ang kumakandidato sa pagkakagawad na sina Vivian Asong ng barangay ay Punong Lapos Iloilo City, Nelson Licoto ng Barangay Purok 2 Pavia Iloilo at Rodolfo Asis ng Purok 2 Pavia Iloilo. Kinakausap natin yung na-red tag na mga kandidato na kasapi no, ng bagong alyansa makabayan upang ihanda po ang isang kasong sibil para po panagutin si Jeffrey Celis at ang NTFL CAC sa paglapastangan o di kaya yung pag-red tag po nitong pinakahuli sa mga kandidato sa barangay at SK election na kasapi po ng bagong alyansa makabayan. Si Mr. Elmer Foro. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, dyan naman sa Central Visayas, yung Visayas Command magpapadala raw ng 2 combat helicopter dyan sa Negros Oriental. Alamin natin kung para saan ho ito, mga kabombo. May pag-ulat dyan ang Bombo Radio Cebu. Magpapadala ang Visayas Command ng 2 combat utility helicopter sa Negros Oriental para palakasin ang kanilang pagsisikap na matiyak ang kapayapaan sa darating na barangay at SK elections sa Negros Oriental at para madagdagan ang ground forces sa nasabing lalawigan. Ito ang ibinunyag ni Lieutenant Colonel Israel Galorio, ang tagapagsalita ng Visayas Command. Ayon dito, ang deployment ng 2 air assets sa Negros Oriental ay bahagi ng kanilang contingency kung sakaling magkakaroon ng masamang insidente, lalo na sa panahon ng pagdadala ng election returns pagkatapos ng voting period. Nilalayo ng mga air asset na ito na magbigay ng agarang suporta sa himpapawid sa kanilang mga tropa sa lupa upang tumugon sa anumang mangyaring insidente. Anya na hinigpitan ang seguridad sa Negros Oriental para sa BSKE 2023 habang patuloy ang pagbuhos ng pwersa ng gobyerno. Magugunita na ang Negros Oriental ay inilagay sa ilalim ng kontrol ng COMELEC sa panahon ng halalan. Ang polling body ay mayroong 9 na election watchlist list areas kung saan isa sa mga ito ay nakategorya bilang area of concern dahil sa matinding tunggalian sa politika, habang ang 8 naman ay nakategorya bilang areas of immediate concern dahil sa mga aligasyon na may kaugnayan sa CPP-NPA. Makapamuhay ng matiwasay at maayos. So with regards dun sa barangay NSK election, wala namang masyadong threat tayo. However, we do not discount the fact na may mga iilang elemento sa komunidad natin na posibleng gagawa ng kalokohan. Minamabuti
konti na rin natin na paigtingin lalo yung ginagawa nating focus military operation at the same time security operations natin through the COMELEC checkpoints, mga mobility patrol in support dun sa PNP tsaka sa COMELEC. Ating napakinggan si Lieutenant Colonel Israel Galorio, ang tagapagsalita ng Visayas Command. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Aleya Patenyo para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, habang tayo ho ay naghahanda dito sa barangay at sanggunyang kabataan elections, kalinsabay din ho na pinaghahandaan ng atin ho mga otoridad yung nalalapit na All Souls Day at All Saints Day. Dito mga kabombo, nagpadala na ang Bureau of Fire Protection ng nasa 1,000 tauhan dyan sa 66 na sementeryo dito sa Metro Manila para naman masiguro ang kaligtasan ng publiko na dadalaw ho dun sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ayon nga kay Bureau of Fire Protection National Capital Region Assistant Regional Director Senior Superintendent Rodrigo Reyes na mag-deploy sila ng medical team dun sa mga lugar na kinakailangan ho sa posibleng anumang mga insidente. Dapat daw na maitalaga doon sa mga lugar na ito itong mahuhusay, well-trained at fully equipped na mga aantabay sa bawat sementeryo. Dagdag pa ng opisyal na ang kanilang mga tauhan na ipapakalat ay mga registered nurse na highly trained at mayroon din silang upland ligtas na pamayanan na mga fire truck. Iikot ho ang mga ito doon sa matataong lugar. Nagpaalala din ang opisyal doon sa mga kababayan ho natin na yung pagtitirik ho ng kandila doon sa mga ligtas na lugar lamang at huwag ididikit. Yung iba kasi ay nagtitirik umano ng kandila sa may pintuan ng kanilang mga bahay. May mga pagkakataon, ito mismo yung pinanggagalingan ng sunog. Kaya naman, mas mainamaan niya na sa labas na lamang ng bahay ilagay yung mga nakatirik na kandila para matiyak ang kaligtasan at hindi ho humantong ang mga ganitong aktibidad sa kapahamakan o pagkaroon ng sunog sa ilang mga lugar, lalo na ho dito sa mataong lugar ng Metro Manila, pati na sa iba pang parte ng ating bansa. Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, narito ho ang ilang mga paalala, mga last minute instruction at mga reminder ng Commission on Elections para ho sa mas maayos na daloy ng pagboto sa araw ng Lunes at 30 ng Oktubre 2023. Ating tunghayan mga kabombo. Mga kababayan, narito na ang Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Para sa maayos at mabilis na pagboto, sundin ang walong hakbang na ito. Una, lumapit sa Electoral Board o EB at sabihin ang inyong pangalan, precinct at sequence number ayon sa listahan ng botante na nakapaskil sa presinto. Ikalawa, kunin ang balota na ibibigay ng EB. Para sa mga botanteng may edad na 15 hanggang 17, isang SK ballot ang ibibigay sa iyo. Para sa mga botanteng may edad na 18 hanggang 30, isang SK ballot at isang barangay ballot ang dapat mong matanggap. At para naman sa mga botanteng may edad na 31 at pataas, isang barangay ballot naman ang ibibigay sa iyo. Ikatlo, pumirma sa Election Day Computerized Voters List o EDCVL. Ikaapat, punan ang balota sa pamamagitan ng pagsulat ng pangalan ng kandidatong nais iboto at gamitin ang ballot secrecy folder. Ikalima, tupiin ang balota sa pamamaraan kung paano ito tinanggap at ibalik ito sa Electoral Board or EB. Ika-anim, mag-thumb mark sa kaukulang espasyo sa ballot coupon. Ika-pito, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng kanang hintuturo. At ika-walo, sa harap ninyo ay tatanggalin ng EB ang ballot coupon at ilalagay ang balota at ballot coupon sa mga nakatakdang lagayan sa ballot box. Matapos ito, ay maaari na kayong umalis ng polling place. Paalala, ang bawat boto ay mahalaga. Iwasang marumihan, mabasa o mapunit ang inyong balota. Ang boto mo ang iyong tinig para sa nais mong pagbabago. Bumoto ng wasto at matalino. Sa BSKE 2023 Barangay at Kabataan, kabilang ka dito. Para sa higit pang kaalaman at wastong impormasyon hinggil sa halalan, bisitahin kami sa aming mga opisyal na social media accounts. Bahagi po yan ang mga paalala ng Commission on Elections. Samantala, pumirma ang Philippine Red Cross ng Memorandum of Agreement kasama ang Commission on Elections at Department of Health. Ito ay may layunin
na masiguro ang kaligtasan at maayos na kalagayan ho ng mga botante sa barangay at sanggunian kabataan election sa buong bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng mga opisyal na nagpulong hinggil ho dito, ang anunsyo ng barangay at sanggunian kabataan elections ay maipapakalat meron ho silang ipapakalat na 1,000 emergency medical services personnel at volunteers upang rumisponde sa anumang emergency doon sa mga lugar na pagdarausan ng halalan at yung mga karatig din na lugar na maaaring may pangangailangan sa naturang tulong para sa first aid at meron din ho silang itatalagang mga first aid stations at mobile units na mga emergency mobile units na itatalaga ho doon sa mga lugar malapit sa voting area. Meron din hong foot patrols na gagala doon sa iba't ibang lugar upang sila mismo ang magtungo doon sa mga nangangailangan kung sakasakali na may himatayin o kaya naman ay magkaroon ng pagtaas ng presyon ng kanilang dugo habang nakapila doon ho sa mga voting area. At meron din hong naka-standby na ambulansya na nasa perimeter lamang ng voting precinct sa araw mismo ng halalan. Ayon kay Philippine Red Cross Chairman at Chief Executive Officer Richard Gordon, binigyang diin ng kanilang tanggapan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng emergency personnel at mga ambulansya na nakatalaga. At malalaking pagtitipon ho kasi ito na nangangailangan ng mga kahalintulad na paghahanda. Ang kasunduang itong mga kabombo ay pinirmahan ni Philippine Red Cross General Manager o Dr. Gwendolyn Pang, Commission on Elections Chairman George Irwin Garcia at Department of Health Undersecretary and Chief of Staff Dr. Gloria Balboa. Samantala, kinikilala naman ni Garcia ang naturang mga hakbang at kontribusyon ng Philippine Red Cross sa mga nagdaang eleksyon ay ganito na rin umano ang kanilang naging mga aktibidad kung saan naging maayos naman ang pagpapatakbo ng halalan sa tulong ng naturang organisasyon. Samantala, sa pagkakataong ito mga kabombo, makakausap naman natin ang isa sa mga tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Dahil ngayon ho, mga kabombo, buhos na yung mga pasahero sa mga pantalan at yung ilan nga ay nitong nakalipas na araw, nakabiyahe na. So, alamin natin ang kalagayan ho ng ating mga pantalan. Makakausap po natin via Zoom ang isa sa mga tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, si Lieutenant Junior Grade Jerich Ibanez, Assistant Spokesperson at Coast Guard Public Affairs Office. At kukumusay natin ang kanila hong mga ginagong hakbang sa pagkakataong ito. Si Bombo Dennis Hamito po ito dito sa Bombo Radio Philippines. Unang-una, Ginong Ibanez, Lieutenant Junior Grade Ibanez, nais po naming alamin, sapat ho ba yung distribusyon ng ating mga tauhan doon sa mga pantalan ngayong long weekend exodus dahil magkakasunod ho itong okasyon, mga aktibidad. Lieutenant Ibanez. Well, of course, sir. Sa utos ng bagong komandante ng Philippine Coast Guard na si Admiral Gavan, na full force po talaga lahat ng personnel ng Philippine Coast Guard during this time of undas. Nagkataon rin po na magkakaroon tayo ng SK election, kaya lahat ng preparations pinaghanda po talaga natin. So expect po na all of the areas, operating units ng Coast Guard ay naka-full force at the rest ay naka-standby just in case kailangan ng augmentation. Mm-hmm. Okay, may figures ho ba tayo na hawak ngayon doon sa volume ho ng mga biyahero at ano ho ba yung target natin? Yung sinasabi nga niya na peak, yung pinakamataas na bilang ho na inaasahan ng Philippine Coast Guard dito sa mga biyahero. Well, as of now, fluctuating po siya, sir. Just yesterday, we went to North Harbor to cite an example, and medyo konti yung naabutan namin na tao during that time. Pero from time to time, dumadami. Nakausap rin namin yung personnel on duty doon ng PPA as well as the Coast Guard. Sabi naman nila na hindi ganun karami ngayon compared last year upon their observation. Kasi yung iba, nauna nang umuwi. Yung iba naman naghihintay po muna sa eleksyon bago silang uuwi. So there's a bit of a difference compared to the previous years. However, ina-expect po talaga natin na upon the completion of the activities within these next few days, tuloy-tuloy po talaga yan. Baka yung pagbalik, yung pagdagsa, pero nakaready naman po tayong lahat. Mm-hmm. Sinasabi ho ng mga eksperto na may papalapit ho na low pressure area,
In fact, kanina may mga natanggap po kaming report na medyo makulimlim, may inuulan ngang lugar. Ano ho? Ito'y natapat pa man din sa long weekend, sabi nga nila killjoy daw. Pero paano ho ba natin tutugunan yung ganitong sitwasyon? Dahil volume ho yung ating mga biyahero, ano? Lalo na't sa karagatan ho sila bumabiyahe, yung karamihan. At paano ho kung matuloy itong sama ng panahon, Lieutenant? Well, we treat it as a normal event in a way na, example, may long weekend, so expect po natin may mga nagbabakasyon. Advice po namin lagi, with the wordings coming exactly from Rear Admiral Balilo, the official spokesperson of Philippine Coast Guard, na pagplanuhan po natin ang mga ganitong events, especially sa ating mga maglalakbay. So, pag may mga ganitong pagkakataon, if ever, as long as there is a signal number in the point of origin, the point of destination, and yung dadaanan po natin, automatically may cancellation po tayo ng trips. Pero nakatutok naman po ang Department of Transportation together with the AFP and PNP at handa po tayo. Ang pinaka-advice lang po talaga namin, pag may abiso po or instructions from the authorized personnel, ay sundin po natin at wag na po natin pumilit pang bumiyahe. Okay, nitong mga nakalipas na araw, may mga paliparan ho nagsuspindi ng kanilang operasyon dahil doon sa mga sinasabing bomb threat, ano? May mga natanggap din ho ba ang inyong tanggapan na alarma hinggil sa mga kalintulad ho na mga threat, ano? Diyan sa mga pantalan ho natin, Lieutenant. Well, with our monitoring, sir, wala po kaming natanggap na any threats with the area of responsibility po namin. However, naka-close in contact po talaga kami sa PNP when it comes to these matters. Again, we take it seriously. As you can see, mas madami po tayong in-augment na mga K-9 units sa lahat ng pantalan. Dinagdagan po natin sila para magkaroon ng inspection, paneling sa lahat ng gamit at masiguradong walang mga bawal or dangerous items na madadala po ang ating mga pasahero. Sigurado rin po tayong makatulong sa security ng PPA. And of course, again, augmented po tayo together with the PNP and the AFP. Kasama na rin po na security ng lahat ng units. I see. Ano? Maliban ho sa pagbabantay dito sa mga bumabiyaheng barko, nagkaroon din pala ng malaking papel ang Philippine Coast Guard dito sa distribution ho ng kagamitan para sa barangay at sanggunian kabataan election. So, kumusta na ho? Meron na ho ba kayong official record ng mga na-transmit, mga dokumento na naihatid ng inyo pong tanggapan o ng inyo pong mga tauhan doon sa iba't ibang lugar ho sa ating bansa, lalo na yung mga tawid dagat ikanga ng mga lugar na may idaraos na halalan, Lieutenant? Well, when it comes to the delivery of the goods, again, full force po ang Coast Guard sa utos po ni Secretary Bautista. Susuportahan po natin ang lahat ng mga magiging ganap sa ngayong susunod na karang araw. Yung mga personnel po at assets natin ay naka-standby for deployment po, especially to the areas na may mga inter-island travels. Makakatulong po tayo sa pag-transfer ng mga balota or kung yung mga teachers or kung sino pang kailangan tulungan during this time of the election. So when it comes to figures, as of now, wala pa po talaga tayo. Pero naka-standby po tayo 24/7. Willing po tayong tumulong. At pag makailangan po ng tulong, ina-encourage po natin ang lahat na lumapit sa pinakamalapit na station or contact our official Facebook page sa Philippine Coast Guard para mabigyan namin ng instructions on where to go or what to do in certain situations. Maraming salamat po, sir. At sa lahat ng makikinig, maraming salamat po sa tugon sa lahat ng mga instructions po na may bigay ng Philippine Coast Guard at nakatalaga ang mga tao. So everyone, have a happy long weekend and of course, have a safe election for everyone. Yan, mga kabombo, mga Kastar Nation, si Lieutenant Junior Grade Jared Sibanez, ang Deputy Spokesperson ng Philippine Coast Guard, hinggil ho dun sa mga preparasyon at mga kasalukuyan hong ginagawa ng kanilang tanggapan dahil ho sa volume ng mga pasahero para ho dito sa long weekend. Natapat ho kasi magkatabi yung malalaking aktibidad, yung barangay ang sanggunian kabataan elections and yung Todos Los Santos na tinatawag, ano, yung All Souls Day and All Saints Day ay magkakasunod hong okasyon na nakahanay ho dito sa mga susunod na araw. Dako naman tayo dyan sa bahagi po ng Luzon o Hilagan Luzon. Yung mga otoridad dyan sa Ilocos Region all set na rin doon sa kanila hong mga paghahanda para sa barangay at sanggunian kabataan elections. Alamin natin kung ano pang mga detalyeng nakapaloob dyan sa ulat ng Bombo Radio Dagupan.
limang bayan sa Pangasinan ang nananatili pa rin sa orange category dahil sa mainit na politika. Ito ay ang mga bayan ng Burgos, Malasiki, Mangatarem, San Quintin at Aguilar. Pinakahuli rito ay ang bayan ng Aguilar na isinailalim sa orange category dahil sa pamamaslang sa isang kandidato sa barangay Bayawas sa naturang bayan na si Arnel Adolfo Flormata. Sa mabilis namang aksyon ng mga kinaukulan ay naaresto na ang mga sospek. Sa kasalukuyan naman ay nananatiling tahimik ang iba't ibang bayan sa lalawigan dahil sa masusing pagbabantay ng mga otoridad lalo na sa mga areas of concern. Kaugnay nito ay tiniyak ng Regional Community Affairs Development Division na well-prepared na ang buong hanay ng kapulisan ng Rehiyon 1 kasama na ang lalawigan ng Pangasinan para sa pagsasagawa ng barangay at sangguniang kabataan election bukas. Sa kanyang mensahe sa isang forum, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Benigno Sumawang, Assistant Chief ng Naturang Opisina, na mula noong nagsimula ang election period ay sinimulan na rin nila ang iba't ibang mga aktibidad at programa kaugnay ng nasabing halalan, gaya na lamang ng paglulunsad ng mga checkpoint o plansita at pagpapatrolya. Aniya na bilang accomplishment ng mga inilunsad na aktibidad na ito ay nakaaresto na sila nang hindi bababa sa 40 mga katao na lumabag sa mga batas ng Commission on Elections kung saan ay nakakumpiska sila ng kabuuang 53 firearms. Habang nagtala rin sila ng ilang bilang ng mga nagsurrender ng kanikanilang mga baril sa nagpapatuloy na offline katok ng mga kapulisan kung saan ay umabot naman sa kabuuang bilang ng 512 na baril ang nakolekta nila sa buong rehiyon. Samantala, nasa kabuuang 8,133 na mga kawaninang kapulisan, katuwang ang karagdagang pwersa ng Armed Forces of the Philippines na 347 personnel at 106 personnel naman ang mula sa Philippine Coast Guard. Meron tayong concern na barangay. Meron tayong sa yellow concern na sinasabi natin. 61 barangay. Dito, yung sinabi ko kanina na quick reaction team natin, then yung establishment of checkpoint, more sa mga barangay na to. Yung yellow category, ito yung may mga previous na intense political issue. Yan. May mga parang threat ng mga nakarang eleksyon. So nag-backtracking tayo. Merong history yan. So sila yung priority natin. Kaya naitag sila na yellow category. Doon magpo-focus yung ating mga team, quick reaction team, para sa immediate action nila. Immediate response. So para dito sa ating kasi, di ba yung sa green is normal yan, walang concern. Then sa yellow, ito yung mga may history. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, na Bombo Obri Mascarinas nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo! Samantala, maging ang Citizens Arm na Parish Pastoral Council for Responsible Voting ay may mga panawagan din ho para sa publiko sa mga boboto dito sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ganun din doon sa mismong mga volunteers ho nila na nakadeploy sa iba't ibang lugar sa ating humbansa. Narito ho ang naging pahayag o mensahe National Coordinator ho ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting si Dr. Arwin Serrano. Mga binamahal kong mga kapag-volunteers sa PPCRT, tayo ngayon ay papasok na sa ating nalalapit na October 30, Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. At mula sa akin ay nagpapasalamat ako sa inyong patuloy na paglilingkod sa ating barangay, sa ating bayan, sa ating bansa. At naway maging linis, tapat, tumpang, makabulungan at mapayapa na halalan ang ating patutunghayan sa darating na Lunes. Maasa ko na patuloy tayong magiging magaling at mahusay sa ating mga kampanya sa iba't ibang mga responsibilidad natin bilang PPCRT volunteer. At mula sa akin, ako si Dr. Arlie Serrano, ang inyong National Coordinator, ay nagpapasalamat at nagaganap sa ating pong gagawin paglilingkod sa ating bayan. Maraming salamat po and God bless us all. Tinig ho yan mga kabombo ni Parish Pastoral Council for Responsible Voting National Coordinator Dr. Arwin Serrano. Kaugnay pa rin doon sa kanilang mga panawagan, lalo't bukas na nga itong barangay at sangguniang kabataan elections. May habol na lamang natin na impormasyon mga kabombo. Bukas na para ho sa mga motorista ang bahagi ng North Luzon Expressway Connector na nanggagaling dyan sa Espanya.
hanggang sa magsaysay section. Ito mga kabombo ay importante sapagkat napakarami ng mga bumabiyahe sa mga oras na ito. At batay nga dito sa data ng Metropolitan Manila Development Authority ay tumaas pa yung volume ng mga biyahero. Ayon naman kay National o dito kay North Luzon Expressway Corporation na President Luigi Bautista, ang pagbubukas ng nasabing section ay bilang paghahanda na rin sa inaasahan pa na pagdami ng mga biyahero para sa barangay at sanggunian kabataan elections na uuwi sa kanilang mga probinsya, ganun din sa paggunita ng araw ng mga patay o yung tinatawag nating All Souls Day. At itong mga kabombo ay bahagi rin ng safe trip program ng kanilang tanggapan at iba pang mga aktibidad ng ilang mga kagapay na mga tanggapan ng pamahalaan katuwang ho dito sa pagpapanatili ng maayos na daloy ng mga sasakyan sa panahon ng long weekend na atin hong ino-observe. At yan ay inaasahan na magtutuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan dahil sapat umano yung presensya ng kanilang mga tauhan, lalo na doon sa mga tollgate dyan sa parte ng North Luzon Expressway. Ganun na rin mga kabombo dyan sa South Luzon Expressway at iba pang mga lugar, may mga toll plaza dito sa ilang parte ho ng Metro Manila at maging sa labas ng Calacang, Maynila. Patuloy na magantabay mga kabombo, mga ka-Star Nation dito sa mga development, mga pag-uulat hinggil pa rin sa barangay at sanggunian kabataan elections na tututukan ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM. Lahat ho ng ating fully digitalized stations ng Bombo Radio at Star FM nationwide, worldwide sa pamamagitan ho nito ay ipaparating namin sa mabilis na paraan ang mga update ng mga aktibidad. Mula pa rin dito sa Bombo News Center para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!